sinasabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi niyo kanina, di ba? I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. So, ayan. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi niyo, there are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, ha? Hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President. Pwede niyo pang sabihin sa akin ngayon, ha? Nung sinabi niyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto niyo palitan po ito ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Pakipalitan po niyo ngayon. Drug lords and ayun drug po. Pushers. Sir. Therefore, nagkamali po kayo nung sinabi niyo drug addicts. Tama ka, sir. Salamat po. I stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po dito. Kasi gusto ko pong malaman ang inyo pong pananaw po dito eh. Oo, sir. Opo. Tama ka, sir. Ayan. Ngayon, ito po. During the Senate hearing, last 28 October 2024, inadmit nyo rin po giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo. I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga police, kawawa naman, sir. Meron akong death squad, pero hindi ang mga police. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster, uutusan ko. Patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ngayon, ito po ang tanong. Sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba criminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkatapos niya patayin yung gangster, patayin po siya. Patayin nyo rin. Ganun po. Dapat po, pumatay muna siya bago nyo patayin. Tapos kung utosang patayin, patayin ko siya. Nasa batas po ba yun? Patas lang. Nasa batas po ba yun? Wala. Ikaw ay prosecutor, nasa batas po ba yun? Wala. So therefore, bilang prosecutor, hindi nyo ginagawa ang sabi ng batas. When I was mayor, tutor po ako in toto. Talagang, yes. I am bound by the rules. Yes. When I was mayor, I was trying to maintain law and order. But Mr. Chair, Mr. President, when you became mayor, you are no longer a prosecutor. You are now a public official, Mr. President. And therefore, you must uphold the law of the land because we do not have a personal policy here. Our policy is a lawful policy. We must always, naniniwala po kayo dyan, correct me if I'm wrong, we must always uphold the Constitution. Hindi po ba? Yes, sir. Ayan. Alam mo, ano pong pagkakaiba nyo si vigilantes, for example, ano pong pagkakaiba nyo sa vigilante na pumapatay po ng drug addict na nalalaban din? Pakipaliwanag po sa akin. May classification yan, sir. Hindi ka basta-basta pumatay ng drug addict. Yes. You kill drug lords. Yes. And the purveyors of drugs. Uh-huh. What you just kill addict, sir? Yung addict, ipadampot mo sa police, ipadala mo sa doon sa the rehabilitation center. Sa totoo lang po, alamin mo ang nanay tatay na doon mo deliver yung bata. Sa totoo lang po, Mr. Chair, ito ha, because of your pronouncement na shoot them dead, na-embodden po ang ilang mga pulis natin pumatay. Because it was the order of the president himself, who is actually the commander-in-chief of the Philippine National Police. So therefore, Mr. Chair, Mr. President,
When you ordered, when you said, shoot them dead, it emboldened some of the policemen to kill. Am I right, Mr. Chair? I am saying it again. You shoot say them again. Dead. All right. Yes, sir. Therefore, your policy of shooting them dead and the policy of the policemen in killing them is different, because you said in the Senate that it is the policeman that should be accountable for this, not me, because this is just a policy. But Mr. Chair, Mr. President, because of that policy, some of those policemen killed. In fact, Mr. Chair, nung kami po ay nagkaroon ng unang hearing dito ng Committee on Human Rights, meron po kaming inibitahan na apat na mga PO4, SPO4 lang po ito. Mga talagang ano po, non-commissioned officer. Nakasama nila ang isang major. Sabi ko sa kanila, nakapatay ba kayo? Ang sabi nila, hindi. Okay. Ngayon tinanong ko, pero gumamit kayo ng baril at bumaril kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay, napatay niyo ba? Hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit niyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Yun po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, President. Ito po ang order sa itaas. Tama po ba ang ginawa ng apat na polis na yan sa kayo ngayon? Pagka lumaban? Hindi po lumaban eh. Ah, hindi. In fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw pong pumunta eh. Hindi po tama. That's about the only time that a policeman can legally kill another human being is when he is confronting a criminal and is armed, and it must be commensurate doon sa baril for baril. Oh, ito po. Kung batuta lang ang hawak mo, barilin mo na lang sa leeg or barilin mo yung paa. Mr. Chair, Mr. President, ito po. According to the data that was given to us by the Philippine National Police, by General Baca himself, na ang sabi rito, 7,173 pushers were killed. Now, ang sabi po ay nanlaban. Pero gusto namin pumunta ron sa Philippine National Police. Tinan po namin ang crime lab kung paano po nanlaban ito. Ito po ba'y nakipagsuntukan lang? O nagkaratihan lang? O may baril? Bakit po, kung 7,123 pusher ang napatay, ibig sabihin ng laban, dapat meron din pong 7,173 na baril ang nakuha ang Philippine National Police. Tama po ba ako, Mr. Depende, sir. Not really a gun. It could be a knife. Knife. Okay, okay po. It could knife. Be a something that would be lethal. Uh-huh. Tubo or... Pero inamin po ng Philippine National Police na wala silang ganung karaming ebidensya. Oo, ng 7,173. For example, 440 users, ang sabi nyo kanina, dapat tulungan yan. Dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. President, naniniwala po ako sa inyo sa war on drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh. Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara nyo lahat yan. Ano pong pumalit, Mr. President? Smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yun nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled
galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ko sa iyo, for your information also. Of course, kayo po ay private citizen na. Eh, hindi nyo po kinakailangan pakialaman yan. Pero Mr. President, alam nyo po naman kami mga congressman, especially now, ha? Nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po ay tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumakbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat at termino. Ako yung naging minority leader, ako yung naging deputy speaker. Panahon niyo po yan nung kayo nakopo. Ngayon ako po'y tinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi imbisigan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. At well, bakit po niyo nasabi yun? Eh, hindi man ako empleyado ng Human Rights Office. I'm not trying to be funny. Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso. Wala na, hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. Chair, wala akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo? Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, meron pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbisiga dito. Sabihin ko sa inyo, ha, ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate it. Oho, totoo po yan. Sinabi ko po yan. Sabi ko, kung gusto nila mag-imbisiga, they do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa constitution po yan. Oh, kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. Oh, hindi ba nasa constitution yon? Oh, Attorney Delgra, hindi ba nasa constitution natin ang human rights? Yes. Na kailangan, sir, 98 ako po, sa constitution po, Mr. President, tatanungin ko lang po yung abogado nyo sapagkat siya isang resource speaker. Nasa constitution po ba ang human rights? Opo, sir. Ayun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa constitution po yan at ang unang-unang dapat tumupad ng constitution, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganong salita. Retired tatay ako, sir. Hindi ba eh. Sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo Pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganun salita. Tama ako kung mali. Hindi niyo masagot. I cannot debate with you on this, sir. No, but Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ang tinatanong ko lang, Mr. Chair. Congressman ako, sir. Opo, opo. Ang tanong ko lang, dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, nasa constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir, hindi po ba, Mr. Chair? Sir, magprangkahan tayo, sir. Opo, opo. Sige po. Pagka ganun talaga, Mayor, pagka criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung pinag-... Pagka nag-rape ka... Mr. Chair, hindi po natin... wala pong problema ron eh. Hindi ko... I'm not actually... disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold
the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Yes. Chair? Yes, okay. I did it. Salamat po, inamin nyo ito ha. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.